Hello guys, what's up? And welcome po sa panibago po nating vlog. I'm so, so excited guys na share to you this experience because this is another new experience for me. Nakagala na rin tayo at the same time. Naka-share na naman tayo ng panibagong video guys. So, I'm just always thankful po. And of course, I wanna share this gratitude guys sa inyo rin. So, again, thank you po for still watching my videos and thank you for subscribing. And I really do appreciate if nag-enjoy po kayo sa aking mga contents. So, ayan po yung view guys. So, syempre, bago tayo pumunta sa Tierra Verde, gusto ko lang share sa inyo guys yung place. Ayan. Ganda. Ayan. Tapos guys, may nakita rin akong balon. Ito yung guys yung balon, no, na pinagkukuhanan ng mga people here. Yan, oh. Kita nyo guys. Diba napakalinaw? Oh, diba? Ang galing. Of course guys, let's go to the main event. And isishare ko nga po sa inyo yung itsura na inistayhan po namin. So, yan guys. Ito po yung entrance. Tapos, meron po tayong video dito last night. Anong nag-bonfire ako. Pero, ipapakita ko rin po sa video. So, ito po yung itsura ng... I don't know kung anong lugar to. Basta pinaka malapit sa reception house. Ayan. Tapos nga pala, nag-enjoy din kami dito sa mga chicken na to. Sa mga chicken, saka, sa hen, saka sa mga chicks niya, sa mga anak niya. Kasi sama na sama sa akin at sa amin. And meron din po sa rito last night. At nalibang po kami sa mga furry friends po natin dito. So, ito po yung lugar. Dandahanan natin. Yan. Napakaganda talaga guys kasi napakadami po talaga ang puno. At fresh na fresh po yung air. Tsaka malamig, malamig po yung climate. Tapos dito po yung swing area. Yan. Tapos ginagawa, dinedevelop din po yata yung part na to. And we have no idea kung ano po yung gagawin dyan. If you want, you can check this after a few months for you to see kung ano po yung i-offer sa inyo po ng Tierra Verde. Tapos yung mga houses po dito ay mga A-houses. So, ayan. Ayan po si Kuya. Ay, Kuya! Gusto niyo po mag-shoutout, Kuya? Kinukumusta ko po yung mga kamag-anak ko sa... Hinabangan Samar. Yan. Kayo? Ay, Kapitan Romulo Babon. Ayun. Eh, si Sir na nakapala. Ano pa pangalan niyo, Kuya? Ako si Benjamin Babon. Eh, si Kuya pa nakapala. Tayo, bayain. Ayaw? Ayaw, sir. Sige. So, Sir, kinakabusta po namin kayo dyan sa Samar, no? Samar po, Samar. Tsaka yung sino yung isa, yung barangay yan? Barangay Kanano, Hinabangan Samar. Ayan. Salamat po. So... ito lang yung chance ko para makapag-video ng umaga kasi kahapon, late na, madilim na. Pero ipapakita ko rin po sa video na to. Just watch till the end po ng video na to para po makita nyo po yung full coverage po. Kasama po yung gabi na pag-video po ko po dito. Tsaka yung bonfire din po. Yan. So... kitang-kita nyo naman guys, talagang napakadaming puno. Tapos, naririnig rin po yung mga kuliglig at yung mga insect sounds. Ayan. At may naririnig akong nagpuputol ng kahoy. Ayan. Pupuntahan natin guys yung ano, yung overlooking view na maganda. Tapos meron din akong video noon ng umaga. And again guys, kinakamusta ko po kayo and I always wish na nasa mabuti po tayong kalagayan, carefree sa mga problems and always stick to our plan sa buhay and always remember na we are not alone and nandyan po palagi yung Panginoon na lumika sa atin para po gabayan po tayo palagi. That's the truth and that's the truth. Tapos guys, pumunta rin pala ako dyan sa may ano, baba dyan kanina. Ayan.
So na-energy ko rin po yan. Makikita niyo po guys kung tatapusin niyo po itong video guys. Pero as much as possible guys, papai-clean ko po yung video sa pag-edit. Tapos ito na po yung ano, parang place for overlooking. So meron silang paggabi available yung movie. Sineset up po ng caretaker na si Kuya Jerry. Tapos meron din pong pool. Pero maliit lang. Tapos meron din pong swing dito. Tapos the main asset nila dito ay yung view na napakaganda guys. Yan. Hindi lang makita yung sunset dito guys kasi so foggy. Kasi napakataas po ng elevation dito. Ayan guys. Ayan. Tapos try natin yung ano. Ipakita natin yung ano. Tingnan ko ah. Selfie tayo kung kakayanin ang stick. Ayan. So ayan guys. Pinawisan ako dun guys kasi yung hagdan, yung baitang-baitang. So ayan po siya guys. And again guys, I will not give it any information regarding sa prices saka sa mga yung services nila. Basta if you're going to come here to visit this place, make sure na meron kayong yung mosquito lotion. Tapos ano pa ba? Meron kayo mag-bring kayo ng towel. Tapos ano pa ba? Pagkain nyo. Tapos wala kasing ref. Tapos make sure na prepare po kayo sa loudness na generator paggabi kasi pinapatay po dito yung ano, pinapatay po yung ilaw dito. Ay kuryente 6 AM, tapos bubuksan po nila ng 6 PM to 6 AM. So just give you a little awareness kung ano po yung man-experience namin dito. But totality guys, the nature experience is so perfect po. Yan. And I also remember guys na ano rin, bring your own drinking water para kung gusto niyo po makamura guys. And then what else? Yung internet dito, since smart ako, wala akong connection sa smart. Pero yung globe, meron po yung globe. Pero intermittent po siya guys. Minsan meron na malakas, tapos minsan nawawala rin po. Tapos guys, another thing pala yung ano, yung mga sabon nyo, toothpaste, toothbrush, isa rin po yan sa mga kailangan nyo pong dalhin. And if you want to bring your own blanket kasi medyo manipis po yung blanket. So if you are yung mahina po kayo sa lamig, you can bring your own thick blankets po. So yun nga, another information na I think we need to know since masyado pong isolated po itong place, which is very good po sa mga taong tulad ko po. Gusto ko po talaga yung isolation guys, na immerse ka po talaga sa nature. So keep that in our mind po palagi if you're going to visit this kind of places na isolated po sa city. So just to recap guys, so kailangan nating dalhin ay yung mosquito lotion. Kung gusto niyo magdala ng katol, okay din. Tapos be aware na sa loudness po ng generator sa gabi. And your own towels, your own food, wala pong refrigerator. Pero meron pong LPG, may lutuan, may kawali, may anong tawag dito, yung saingan. Tapos meron pong mga plates. And mag-enjoy po kayo guys kung trip niyo po talaga na ano, na immersion po sa nature. Napakaganda po talaga. That's what I can say. Tapos if you want to know yung prices nila per 8 houses, may specific number of per people kasi. So I don't want to give any information about that because it's this not a I'm not promoting something or anything. I'm just sharing kung ano po yung experience po naman. And again, iba-iba po yung taste po ng mga tao. So I will leave that question to you guys kung gusto niyo po ma-experience. So try niyo po para po makita niyo po yung na-experience po namin dito. Ayan. So ayan po you guys, pakita ko lang guys ang scenery na napakaganda. Ayan.
Ayan. So right now we're going to go upstairs and so we can end this video. And again guys, I just really wanna tell you guys na I know that life is so difficult guys sometimes, but the good thing is that we need to continue living, and of course na we should always ask help or and guidance, kasi minsan dahil sa ego kinakalimutan na natin yung help or assistance ni ng Diyos. So madali lamang pong lumuhod or humingi, basta papakumbaba lang po tayo palagi. Ayan guys. And of course, I know na meron din mga curious sa inyo na makita kung ano itsura ng police displays paggabi. So I decided also to share this to you guys. So this is the scene or yung itsura po ng place kapag gabi na. Pasok po tayo. Yan. So later maya-maya siguro ipapakita natin yung pagbabonfire ni Kuya. But let's check muna kung ano po itsura dito sa gabi. Yan. Medyo nati-challenge yata yung cellphone natin sa pag-capture ng places paggabi kasi madilim, mahina yung ilaw. So ayan po siya. So far, okay naman po yung ano natin, yung experience natin. Yeah. I'm just also excited guys. So excited guys to share this to you kasi nga this is my first time to experience this kind of place kasi nga nasa province kami sa Impanta. If you narinig niyo po, mayroon pong generator dito kasi po ino-open po ito from 6 p.m. to 6 a.m. Yan. Yan guys, so may paligid, puro puno at napakalamig po talaga. Yan. So let's check lang po yung ano, yung sa baba. So ito yung yung overlooking view. Kaya lang di nakita masyado eh. Ayun oh. Ang daming ano, ang daming animal sound. So eerie guys. Hindi niya nakikita si pitch black talaga guys eh. Matayo yung balahibo ko pero nakakatuwa. Ayun. Ito daw din yung ano, yung movie at meron din biliaran. And syempre, pinaunlakan po tayo ng bonfire ni Kuya Jerry. So, thank you kay Kuya Jerry. And let's try to explore din po kung ano pong itsura dito sa lugar na to paggabi. Sa may swing area. Ayan guys, oh. Swing. Ayan. Alright. Yan. Ang lamig guys, ang ganda ng ano dito ng climate. Hindi mo kailangan na mag-aircon kasi nga so comfortable. Yan no. Yan siya. And of course guys, syempre I know na gusto niyo rin pong malaman kung ano itsura po ng tinuluyan po namin. So this is it guys. Share ko lang po yung A house and ito po yung tinuluyan namin. Iyan. Wala pong ilaw kaya madilim, pasensya na po kasi patay na po yung generator as what I have mentioned earlier po na ang kuryente po dito is generator lamang. So it's 6 p.m. to 6 a.m. Yan guys, oh. Ito yung kusina. Tapos yung kinain ng since dali-dali nga lang, puro fruits lang po yung aming pagkain dito kasi nga po wala lang time or di po kami nakapamili. So ito po yung sa kitchen. Ito po yung view. Yan guys. Yan. It's so wonderful po talaga yung place kasi nga po immersed po kami sa nature, sa mga puno. Share ko po sa inyo yung loft. Ayan guys.
So, gutya-gutya po guys, sorry. Yan guys, oh. Meron din view. Yan, dito po ako natulog kagabi at napakalamig po talaga. Hindi ko na siya mapalitan guys, ano yung pinakamaliit niya guys eh. Yan, so merong ding electric fan just in case na you really want to enjoy the wind of cold breeze. So ayan po guys. As ito po yung daanan. Super steep po. At medyo manipis yung ano, papakan steps niya. Yan. Yan, so ito na po yung aming tinuluyan. So it's a wonderful experience again. And this is my first time to experience nga na tumira sa A-house and nasa gitna po ng nature. So it's pretty awesome guys. And let's go guys to another topic na naman po or another video clip. And yes of course guys, since nandito na rin po ako sa Gubat. Para sa akin kasi Gubat to eh. So, mag-trek-trek na rin ako kahit actually wala talaga siyang pathway for trekking. Since gumagana na naman ang aking curiosity or hunger for adventure. So, gusto ko na rin ipakita sa inyo kung ano yung itsura ng yung forest side ng place na to. Ay actually, meron pala siyang hagdan. So, hindi na siya mahirap i-ano. I-bagtasin. Yan guys, oh. So, still, we are still here sa Tierra Verde. Yan. Tapos yung daanan ng tubig. Yan, oh. Pumunta kasi ako rito kasi na-miss ko yung pag-vlog ko sa probinsya namin sa Bohol. And sumilip ako. Sabi ko, ay, pwede palang, ano, pwede palang daanan. So, na-curious ako. Tapos na-activate yung adventure mode ko. So, siyempre, gusto ko na i-share sa inyo kung ano yung meron dito. Yan guys, oh. Yan. Napaka-gaan talaga sa pakiramdam pag nasa loob ka ng maraming puno, guys. Parang merong factor for healing, ang lakas ng energy for healing, ang lakas ng energy para makapag good vibes, ang lakas ng energy para magpapayat. Grabe, ang ganda. Napakasulit ng pagbisita namin dito. Again, siguro it's meant to be rin kasi for the past few days or past few weeks, parang namimiss ko rin yung Gubat. So, since yun nga, unexpected, ginabi kami sa daan, so naghanap nga kami na matutuloyan, so ito nga yung pinakamalapit. So ayan guys, share ko lang sa inyo guys, so. Ganda. Sana guys, again, kung meron nga kayong mga time, available time, it is always beautiful guys, na what you call this? Pupunta kayo sa mga nature like this. Ayan guys, oh. Napakaganda. Napakasarap ng feeling. Ayan. Ito na pala yung pinaka-bagsakan ng tubig. Tapos may mga ano, may mga sisiyo. Ang galing. Yan guys, oh. Yan, ganda. Pero siguro hanggang dito lang siguro ako. Kasi ano na eh. Masukal na doon banda. Ayan. Guys, oh. Ang ganda. Mas may mga bato rin dito. Iba talaga yung feeling ng Gubat. Napaka-sarap sa pakiramdam. So, I think guys, hanggang dito lang muna yung part na sa Gubat part ng video. Kasi pag pumunta pa ako doon guys, oh, wala na, malabo na. Baka maligaw na ako. Kasi super masukal na dito, ang daming puno. Which is napaka-perfect po para po sa akin. So, again guys, thank you for watching and for subscribing to my channel. And if you like this video,
don't forget to hit the subscribe button and share and like na rin po para marami po makakita din po sa mga network of friends nyo po, so that so we can spread awareness na rin po. So again guys, thank you so much for everything, and I always pray for your safety and for your success in your life. Again, thank you so much for everything. See you po sa next vlog po natin. Maraming salamat po guys, and God bless po sa atin lahat. Bye bye. See you po sa next vlog.